Hi guys! Welcome back to my channel, and in today's video, magkakaroon tayo ng swatches and review ng FOCALLURE STAYMAX Matte Lip Ink. Dark din ba ang lips mo like me? So if yes, just keep on watching because we will test out all the available shades in Shopee Philippines. I have 6 shades. So swatch natin lahat to. These are all the shades available in Shopee Philippines. I only got it for 90 pesos. By the way, ang suot ko nga pala na foundation is FOCALLURE din na product. It's the That's You Full Coverage Matte Foundation, yung COVERMAX nila. If hindi mo pa napapanood yun, ililink ko na lang siya down below. Let's go back to the focus of this video. I like the packaging. Meron siya ng authenticity sticker para malaman mo kung genuine yung product. Mga name ng places, yung name ng shades nila. Nakalagay dito 24 months upon opening. Description, soft and silk matte lip ink. Deliver a burst of creamy color that dries down to a super matte. The stunning pigments can stay all day with minimal transfer while maintaining a comfortable wear. Use the precision applicator to shape and line lip for a precise and perfectly applied lip. And then, andito yung shade name. The one that I have on hand is Madagascar, shade number 14. So yung sticker, yung shade name, ano siya? Safety seal? Wala pa nagbukas kasi ang hirap niya buksan. I'm done swatching all the shades that I have for this brand or for this line. Here are the shades. Jeju, Jersey, Sumatra, Madagascar, Sicily, and Boracay. Itatry ko na siya on my lips. I'm currently wearing a Boracay na shade. This is one of my favorite shades out of all 6. Papakita ko sa inyo yung itsura ng tip na wand niya. Ganyan. Hindi siya flat, which I like kasi parang, alam mo yun, fina-follow niya yung natural contour ng lips ko, which is, di ba, pa-round siya or curvy yung pinaka-shape ng lips natin. So, nako-cover niya yung inner tsaka outer agad. And then, yung pinaka-dulo niya is, yep, it was able to outline yung lips ko. Mas clean yung pagkaka-apply niya. And then, meron siya parang mga buhok-buhok. Yeah. Hindi siya malambot. Yeah. Hindi rin naman siya ganong katigas, which is okay for me. Very lightweight siya pag nilagay mo siya sa lip. So, parang wala kang suot. Yep. Hindi siya sticky. Which I very like kasi ayoko ng sticky na lipstick. Sabi sa claim, magsaset siya as matte. Creamy siya na formula. Yes, I agree with that. But magsaset daw siya as matte. Nag-dry naman siya as matte. It looks matte on me. Pero hindi siya yung to the point na parang drying na yung itsura. Hindi niya ine-emphasize yung lines ng aking lips. Ang aking basis kasi is yung lipstick ng Vice Ganda. Hindi ko siya talaga nagustuhan. Very drying siya sa lips. So, alam mo yung parang naninigas yung lips ko. Pero ang tanong, nagka-transfer ba siya? So, yep, definitely nagta-transfer pa rin siya. Ito lahat yung shades nila. May nagustuhan akong tatlong shades. And then tatlong shades naman yung ayaw ko. Unang-una ko nagustuhan is Boracay, which I'm wearing right now. I like that. I also like Jersey. Maganda rin yung Jersey. Akala mo,
ano may intimidating siya sa lalagyan, pero pag nilagay mo na siya sa lips, akala ko nung unang hindi ko to magugustuhan, pero nung nilagay ko na siya sa lips, ang ganda. Ang ganda tong Madagascar, ano siya, reddish brown. Itong tatlong to maganda. And then yung tatlo na ayaw ko is yung Jeju, Sicily, and Sumatra. Jeju and Sicily, very light color. Hindi siya bagay sa skin tone ko. And very patchy. Ang hirap niyang ano ba yun, ibuo yung color sa lips mo. And then ito, orange. One thing na inayaw ko talaga sa kanya is patchy din siya, katulad nitong dalawa. So, hindi ko nagustuhan itong tatlo. Get the Boracay, Jersey, Madagascar when it comes to shades. Hindi kayo magsisisi, super maganda yung mga shades. This is for Morena, ha? We will see later kung ano ang itsura na niya. Okay guys, so nagbabalik ako after ko kumain, after ko maglinis. So nagbago tayo ng setup because gising na yung family ko and maingay na sa sala. So dito tayo sa kwarto para hindi naman natin sila pigilan sa mga gusto nilang mangyari sa buhay. Kape ako, kumain akong pandesal. Ano pa ba? Nag-water, syempre. Namuulang siya sa gilid, pero dito pa siya, guys. Tingnan niyo. Lapit ako, hindi ko may ano eh. Walang. Buo pa rin siya, oh. Ganda ng product. konting transfer ulit. But still, it's good. Nagustuhan ko ba ang Staymax na matte ink lipsticks nila? Yes, definitely nagustuhan ko siya for its price na 90 pesos. Ang ganda-ganda na ng packaging niya. Ang ganda rin ng performance niya kasi napaka-lightweight niya sa lips. Tapos, nag-iiwan pa siya. Hanggang ngayon, guys, andito pa rin yung mga stain nung swatches kanina. Mag-insert na lang ako ng clip na kumakain ako ng oily food. But right now, I'm loving how it looks on my lips. Very long-lasting siya. A very good buy. If I were you guys, bili na rin kayo and try it for yourself. Very lightweight. Hindi siya crusty tignan sa lips hanggang ngayon. May konting bawas lang, pero covered pa rin yung lips. Meron pa rin kulay. Kung nagustuhan mo ang review ko ng lipstick na ito, please like, share, and subscribe to my channel. Hit the notification bell so you won't miss any of my future videos. Thank you for watching, guys, and see you on my next one.